morning mga kabossing. Ayan, ngayon, kamusta po kayo? Ngayon po, pupunta po tayo ngayon ng embassy. At kukuhain po natin ang bago nating passport. Nag-renew kasi ako ng passport. Yahoo! So, ngayon po, titignan din po natin ang kung ano nangyayari ngayon sa embassy. Kasi po, starting po kahapon is nagpa-walk-in na po ang ating embahada. 100 na katao na pwedeng mag-walk-in at 150 na katao ang online naman ang ipaprocess nila sa isang araw. So bali po 250 person po na para sa passport pa lang po yun. So iba po po yung magpapanotaryo or kung ano po yung mga gagawin sa embassy ng ating mga kababayan dito sa Kuwait. At ayan po, samahan niyo po ako at ma-update lang po tayo sa kung ano nangyayari sa embahada natin at kung paano mag-process. Ayun po. So, maraming salamat po. So, punta na tayo doon. Malapit na tayo. Andito na tayo. Isang stoplight na lang. Isang kembot na lang. Andito na tayo sa ating embahada dito sa Kuwait. Yan. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel mga kabossing, subscribe ka na po at turn on the notification bell para updated ka po lagi sa mga bago po nating mga video. Ayan mga kabossing. At shoutout po sa WSY family. Yan. Maraming salamat. So, ayan, go na. So, punta na tayo. At yan mga kabossing, idagdag ko lang din. Ang dami po nating kababayan dito sa Kuwait na sa embahada na natulog. Oh no. Para lang maasikaso nila ang ating ang kanilang mga passport. Kasi po dahil dito sa pandemya na ito. Ay. Napakalaking ang dinulot. No, nakakaawa talaga yung mga kababayan din natin dito. Gusto nilang makapag-process ng passport, ma-renew. So, dito na sila natulog sa embahada natin. Ay, nako. So, sa mga kababayan ko dito sa Kuwait, this lang po. At matatapos din tong pandemya na to. Yeah. So, laban lang. So, malapit na po tayo sa embahada natin. So, papark lang po tayo mga kabossing. At ayun na mga kabossing, hawak na natin yung passport natin na luma. So, papansin nyo, ang daming tao. Ayan mga kababayan natin, nagpapakasakali, diba may appointment. Sana narinig nyo ako mga kabossing. Ayun, grabe, ang daming tao. So, sabihin ko muna ito. Itong passport. Ayan, ito na po yung passport natin. Release. Bigay lang po natin. So, nandito lang po tayo sa labas. Hindi po sila nagpapasok. Ayan lang po ang sistema natin dito. Sir? At yan mga kabusing naibigay na natin. So sila yung mga nagpa-process. Hindi tayo kailangan, hindi na tayo makakapasok sa loob. Kasi nga dahil nga sa pandemic. So, hintay na lang natin. Tatawagin na daw yung pangalan. So kung makikita nyo mga kabossing, napakadaming tao dito. Sana narinig nyo ako. Kasi medyo mahangin. Napakadaming tao. Yung mga problema. Mga expired ang visa. Ayan mga kabossing. Ayan pa mga kabossing. Tapos ayun pa doon, no? Ang dami. Parang piyesta. Ay. Thank you.
At yun nga mga kabosig, no, case to case basis din pala yung andito, yung pagka ano nila ng passport. So kung sino yung malapit ng mapaso or expired na visa man o passport, yun ang uunahin. So kahit maaga ka dito, pag medyo malayo pa yung expiration ng visa mo o passport mo, isa hindi ka nila ipa-priority. So marami na ako bayan ngayon dito na nagbabaka sakali. So ito lang po, konting information lang po. So kung malayo pa po yung visa nyo at passport nyo ang expiration, so huwag muna po mauna kayong pumunta, kasi hindi rin naman po kayong aasikasuhin. At yung mga iba is kung aasikasuhin man kayo, papasulat po yung pangalan nyo. May mga details po na kukuhain, at sila po, ang embahada po ang tatawag sa inyo na kung schedule nyo ba at kung kailan yung appointment nyo, mga kabosin. At ayan po. So try pa rin po natin sa appointment. Kung makakapasok pa tayo ng appointment, bukas pa uwinde. So yun lang po. At hinihintay lang po natin ang ating passport para tawagin. Okay naman dito mga kabosin, dahil hindi na mainit, medyo malamig-lamig na. Kaya hindi na masyadong mahirap para sa atin, sa mga naghihintay dito sa embahada natin. Kaya po, naglalakad na sila. Upo muna tayo mga kabosin. Ayan po, pinapapila na po nila. Hindi po natin alam kung ano yung pila yan, kung siguro sa passport yan. Ayan. Sobrang dami talaga. So, kailangan talaga dito tiis oras. O silo. Ah, ito pala mga kabusing. Ito yata yung 100 na ipaprocess na passport. Yan. So, binigyan na sila ng numero. 1 to 100. At ayan na po sila mga kabosin. At si, ito po si sir ang nag-organize yan. Yan si sir. So, sa iyo sir. Maraming salamat. At God bless po. Yan. Mga tao sa embassy. So yung iba dyan mga kabosig, kagabi pa dito na natulog sa ating embahada dito sa labas. Buti na lang hindi na mainit. Ayan. So yan, no, grabe mga kabosig, 100 na walk in tapos 150 na appointment. Ayan na po mga kabosing, yan. Ganyan ang pag-release nila ng passport. So tatawagin, papakyatin, ibibigay yung passport. Ayan. So kailangan huwag nyo kalimutan yung original passport at saka yung resibo. Ayan, tapos tatawagin. Yan po yung mga yan, extension naman po ng visa yan. Luna. Releasing din. Paris, Madrona. Guerrero, Catherine Lampo. Guerrero. Extremos, Mary Grace Romero. Alcantara, Ian Lumaglas. Bingil, Nancy Elarmo. Noay Rosemary William. Espirito Cristina Liam. Testa Sambilan Ellen. Pinanang passport na po yan, releasing ng passport. Pinkrop Patrona David Andrew.
cannot notice. Tawag na tayo. Ayan mga kabusi. After 2 hours na paghihintay. Ayan, natawag na tayo. Kasi sobrang dami ang tao. Ayan, nagtatawag pa para isahan. Masakit dito sa taas. Sa bibigay yung passport. One eternity later. One eternity later. At ayun na nga mga kabossing. Ayan, nakuha na natin yung passport. Ayan, ibinigay na rin natin sa ano, sa mandok, sa nag-aasikaso ng mga papel dito. Ang tawag doon kasi mandok. So yun, so after 2 hours ang releasing. Kasi sobrang dami ng tao. Ayan. At meron akong nakausap doon mga kabossing. Kagabing kabayan natin. Kagabi pa nandun, alas 11 ng gabi, hinatid sila ng amo nila. Tapos, dyan na sila natulog. At may naglilista ng kung pang ilan ka. So, 11 o'clock siya dumating, pang number 22 na siya agad. So, first 100 ang tatanggapin ng ating embahada. Para hindi masyadong marami. Konti lang yung 100 na katao na yon. O sabi natin 250 kasama yung appointment. Napaka-konti nun. Dahil nga dito sa pandemic na yan, kaya limited lang yung tao na pinapapasok ng embassy. Sana matapos na ang itong COVID na to at magkaroon na ng bakuna para maging back to normal na talaga tayo. So ngayon mga kabossing, uwi na tayo. So marami pa rin tao dun. So bali pala po pala yung 100 na katao na po yun is 12 o'clock pa po sila magsisimulang i-process. So hindi po natin alam kung hanggang anong oras po sila matatapos, pero siguro tatapusin ang embahada natin yan yung 100 na katao na yon. Iba pa yung 150 na naka-appointment. So sana mga kabossing nagkaroon kayo ng idea, ng impormasyon regarding dito sa video na po na ito. Maraming salamat po sa suporta at pauwi na po tayo. Yan, please like and subscribe na lang po at share na lang po itong video natin na to para marami po tayong matulungan. O sa mga nagtatanong, sana meron po kayo nakuha na impormasyon para sa pagpaprocess ng passport at pagkuha ng passport. At yan mga kabossing, maraming salamat po sa inyo. So hanggang dito na tayo mga kabossing. Dream high, stay low, ingat at God bless mga kabossing. Peace.